Ngayong araw nga ay kinaharap nila Trae Young at ang team ng Atlanta Hawks, ito nga ang team ng Oklahoma City Thunder. Kung saan ito nga ay easy night lamang para kay Trae Young dahil 29 minutes lang ang kanyang nilaro mga idol at nanalo sila 136-118. At sa 29 minutes of playing time neto ni Trae Young ay nagtala naman siya ng 41 points. Meron siyang 8 assists, 2 rebound at 2 steal. Napakadaming ang production neto ni Trae mga idol sa maliit lamang na kanyang playing time. At talaga namang nabigyan niya ng boost ang kanyang team sa panalong ito. At ngayon meron silang 3 game winning streak at nalalapit na rin sila mga idol mapunta nga sa 8th seed dahil currently sila ay nasa 10th seed. Pero anyways nga mga idol, para na sa ating next balita, ito nga si Jimmy Butler ay nagbanta sa NBA. Sa kanyang ang post-game interview, sinabi niya ay feeling niya nga daw itong team ng Miami Heat ay nakapag-put together ng isang championship caliber team. Para sa kanya mga idol, kayang-kaya nilang makipagkumpetensya kahit pa kadino dito sa Eastern Conference. At dahil din naman siguro mga idol, kaya confident itong si Butler ay number 1 nga sila ngayon dito sa Eastern Conference, 49-28. Pamapangalawa lamang ang Milwaukee Bucks na 47-28. Dagdag pa niya sa kanya mga sinabi sa kanyang interview, sa tingin niya nga daw ay mahihirapan ng ibang NBA teams na talunin nga sila pagdating sa playoffs. Yan nga mga idol ang mga salitang binitawan ni Jimmy Butler, parang nagbibigay ng warning sa NBA. Itong team ng Miami Heat ay kayang manalo ng championship at siguradong mahirap silang talunin. At sa ating next balita naman mga idol ay patungkol nga dito sa team ng Los Angeles Lakers. Balitang ikakagulat nga mga idol ng halos lahat ng mga Lakers fans. Dahil binalita neto ni Brian Windhorst, isang ESPN reporter, sa kanyang palagay daw itong team ng Los Angeles Lakers ay magdidiskusyon about nga kay Anthony Davis at ang pag-trade niya sa kanya paalis dito sa Lakers. Sabi nga neto ni Windhorst, "I think Lakers will discuss Anthony Davis trade as LeBron weighs future." At ang dalawa sa mga sikat nga mga idol na trade proposal matapos ang balitang yan ay sa Miami Heat at sa Portland Trail Blazers. Sa panguna, ititrade nga ng Lakers itong si AD papunta sa Heat kapalit nga nito ni Bam Adebayo at ni Tyler Hero at isang pandagdag na player pati na rin mga idol mga picks. At isa sa Portland Trail Blazers naman mga idol, straight up trade para nga kay Damian Lillard, superstar for superstar. Yan nga mga idol ang mga trade ideas matapos lumabas itong balita ni Brian Windhorst. Trade si AD para sa team ng Miami Heat or trade si AD papunta nga sa Portland Trail Blazers. Kayo mga idol, kung kayo ang papapiliin, kung sakali lang naman ang Lakers ay talagang i-trade si AD sa summer sa offseason, sino gusto nyo maging kapalit? Ito bang si Damian Lillard o ang dalawang batang magaling na player ng Miami Heat na si Tyler Hero at si Bam Adebayo? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!